Magandang araw mga kabakbakan, maligayang pagdating muli sa ating channel. Isa na namang malaking oportunidad na makasungkit tayo ng panibagong world title dahil inutos ngayon ng International Boxing Federation na mandatong depensahan ni Charlie Edwards ang kanyang IBF World Flyweight title kontra sa ating pambato na si Jason the Smasher Mama. Pag-usapan natin ito mga kabakbakan, pero bago yan mga idol, kung ngayon ka pa lamang napadpad sa channel na ito, baka pwede kong hilingin ang inyong kaunting suporta, kaya papindot na lamang sa like, subscribe at bell button sa ibaba para sa marami pang paparating ng mga boxing updates. Disyembre sa nakalipas na taon sana, ang pagkakataong sasabak ang ating IBF Flyweight Mandatory Challenger na si Jason Mama kontra sa dating kampiyon sa titulong ito na si Moroti Imtalani ng South Africa. Puspusan na sana ang paghahanda sa team ng ating pambato dahil alam nilang hindi birong kalaban si Imtalani na mahigit isang dekada nang daladala ang IBF title at mismong sa hometown pa ng kampiyon gaganapin ang laban. Pero nang makalapag na ang ating pambato sa South Africa at ilang araw na lamang sana ang inaabangang bakbakan, ibigla na lamang dineklarang hindi matutuloy ang laban sa kadahilanang hindi umano na kumpleto ng promoter ang mga requirements na kinakailangan upang magsagawa ng malaking event sa kalagitnaan ng may mga kumakalat na sakit. Kaya walang nagawa ang kampo ng ating pambato at dismayadong umuwi na lamang at naghihintay kung kailan ma-reschedule ang laban. Ngunit dumaan ang ilang buwan, nag-anunsyo na lamang bigla na didepensahan ni Imtalani ang titulo kontra sa undefeated British boxer na dating rank number 6 sa IBF Junior Bantamweight na si Sunny Edwards. April 30, 2021, nagaganap ang bakbakan ng dalawa na ginanap mismo sa hometown ng challenger sa United Kingdom at doon na nga na disgrasya ang halos 12 taon ng IBF Flyweight World Champion sa pamamagitan ng unanimous decision. At ngayon sa wakas, muling minandato ng IBF na depensahan ni Edwards ang titulo kontra sa ating pambato. Sa kasalukuyan, ang bagong kampiyon ay may edad na 25 years old at bitbit ang magandang record na 16 wins. Apat dito ay tinapos niya via knockout, walang talo at walang draw. Sa loob ng 5 taong karera ni Edwards bilang professional boxer, marami-rami na rin itong nasungkit na mga titulo. Sa simula ay lumalaban siya sa junior bantamweight division kung saan nasungkit niya ang mga titulong WBO European, WBO International at IBF International Junior Bantamweight titles. At taong 2019, bumaba siya sa flyweight division at na-unify ang IBF International at WBO Intercontinental Flyweight titles. Pero matapos makuha ang mga titulong ito, muli na naman siyang umakyat ang division upang depensahan ang IBF International Junior Bantamweight title. Hanggang sa taong ito lamang, isang malaking oportunidad nga ang mapasabak sa isang world title. Kaya muli na naman siyang bumaba sa flyweight at sa wakas pinalad at tagumpay na nakuha ang IBF World Flyweight title. Habang ang ating pambato naman sa ngayon na si Jason Smasher Mama ay may edad ring 24 years old at tulad ng British boxer, meron din itong 16 na panalo. Siyam dito ay tinapos niya via knockout, walang talo at walang draw. Huling bakbakan ni Jason ay parehong araw rin sa huling bakbakan ni Edwards kung saan tinapos ni Jason si Ramshin Sargilia sa pang-8 round via knockout. Kaya mga idol, isang malaking laban na naman ito para sa Pilipinas sapagkat siguradong gagawin ng British boxer ang lahat upang madepensahan ang titulo at magaganti na rin sa isang Pinoy. Dahil kung matatandaan niyo noong September 10, 2016, dinungisan ni Cuadro Alas ang undefeated record ng kanyang kapatid na si Charlie Edwards via 10th round technical knockout. At sa bakbakang iyon, parehong titulo rin ang paglalabanan nila ngayon na Jason Mama na gaganapin ngayong September 11, 2021 sa United Kingdom. At hanggang dito na lamang muna ang talakayan natin sa araw na ito mga kabakbakan. Pahingi naman ang mga komento at prediksyon nyo sa bakbakang ito. Maraming salamat sa patuloy nyong pagtangkilik sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat palagi.